Thank you, Jesus. Purihin ang Panginoon, batiin po natin ang bawat isa. Sa kaliwat kanan, sa likod, batiin po natin. I love you with the love of the Lord. Amen. Praise God. Winawelcome po natin muli yung ating mga bagong kapatid, si Mami Josie. Ano, praise God. Si Sister, ano pong pangalan po ninyo na? Gwen, Sister. Queen. Queen, yun. Queen. Sister Queen. Welcome po kayo sa Aliteya Believers Fellowship. Meron ba tayong bago? Dalawa lang, ano? Sa ating Zoom, meron bang bago sa Zoom? Wala. Okay. Welcome rin po yung ating mga kapatid na nasa Zoom. Kung malinaw po yung, kung okay po yung ating sound, thumbs up po kayo dyan. Okay, kung medyo malabo po at mahina, paki-comment down below po. Okay, praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kamusta po ang ating buong maghapon at buong week? All week po natin ay nawa po ay naging maayos. Marami po sa atin ay nagkasakit. Ano? Pero purihin ang Panginoon, narito po tayo para magpuri sa Diyos. Amen? Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon, ang ating pong pinag-aaralan. Last week po ang pinag-aaralan natin, all or nothing, it's about commitment. Ibig sabihin, ang ating pong commitment ay dapat ibibigay natin sa Panginoon buong-buo. Amen? Partial commitment is no commitment at all. Ang pag nag-commit tayo sa Panginoon, dapat ay buong-buo. Dahil ang hinihingi ng Panginoon ay lahat. No? Sabi niya sabi ng Panginoon, I love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Amen? So, ang commitment sa Diyos ay dapat buong-buo, all or nothing. Amen? Tama po ba? Amen. So, kung iaalay natin ang ating buhay sa Panginoon, ang Kristiyano po ay, it's all about commitment. A Christian life is about commitment. Tinawag tayong take up your cross daily, no? Ating buhati ng ating mga cross sa araw-araw ng ating buhay. Ngayon po, pagpapatuloy po natin yung ating topic about commitment, ang ating pong title is Another Shot, no? Fulfilling Your Commitment. Let me just share a short story. Mamaya na yung i-post na yung note. May note dyan eh, mamaya na lang natin i-post. Ano, meron po story dito. Late 1 December, ready na po ba tayo? Amen. Amen. I hope, ready na po lahat, no? Ayan, okay. Late 1 December, an elementary school principal said to his teacher, let's all write our New Year's resolution about how we can be better teachers. And I'll put them on the staff bulletin board. Sabi po ng principal sa elementary school, magbabagong taon na. Isulat ninyo yung inyong New Year resolution para maging mabuti or mas maayos na guro. Ano? Sabi po ng principal, in that way, we can be mutually supportive in our efforts to keep those resolutions. The teachers agreed. And when the resolutions were posted, they all crowded around the bulletin board to read them. Ewan ko kung alam niyo pa yung bulletin board. Wala nang bulletin board ngayon eh. Ano? Pinost po nila sa bulletin board. Okay. One of the young teacher, yung bagong teacher, bata pa, sabi po niya, in that group, suddenly, went into a fit of rage. Nagalit siya, nag-hysterical, yung isang teacher. Bakit kaya? It was one of the first ones in, sabi niya. Sana? He didn't put up my resolution, sabi nung bagong teacher na nagagalit. Hindi niya pinost yung aking resolution. Galit na galit siya. Ano sabi niya? He didn't put up my resolution. He was one of the first ones in. Ako pa naman yung unang nag-submit. Ako yung unang nagbigay. Pero si principal, hindi niya pinos. Sabi niya, he didn't care about me. It was one of the first one in. He didn't care about me. That just shows what it's like around here. Ganito pala dito, sabi niya. Oh, diba? Ganun lagi natin na rin. Eh. Ganito pala dito. On and on, she ranted and raved. The principal who overheard this, from his office, talagang matindi yung galit niya kasi hanggang sa office ay dinig, ano? Now, from his office was mortified. Nagalit na ano siya, namangha siya. He didn't meant to exclude her resolution. Hindi naman niya sinasadya. Quickly rummaging through the papers on his desk, kinanap niya. He found it and immediately went to the bulletin board and tucked in. Pinost siya sa bulletin board. Yung resolution na nawawala, na kinagagalit ng teacher. The resolution read, anong sabi ng resolution?
Sabi nung resolution post natin. Sabi nung resolution niya, I resolve not to let little things upset me anymore. Ibig sabihin, yung resolution niya, hindi na ako magagalit sa mga maliliit na bagay. So ito po yung resolution but no commitment. Pwede tayong magkaroon ng resolution sa buhay natin. Itong gagawin ko. Pero wala tayong commitment, walang mangyayari sa ating mga resolusyon. Amen. So ang topic natin, fulfilling our commitment. Ating pag-aaralan ng buhay ni Jonah, kung paano siya nag-fail sa kanyang commitment sa Diyos at bumalik naman sa kanyang panata sa Panginoon. When God gave us another chance, kaya po ang ating title is Another Shot. No? Another chance, we must fulfill our commitments. Kung binigyan ka ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon, kasi nag-fail ka sa paggawa ng iyong mga commitment sa buhay, lalong-lalo na sa Diyos, ay dapat nating ituparin ang ating mga commitment. Amen. Last week, our sermon is entitled All or Nothing, The Value of Commitment. Today, let us learn how we could fulfill our commitments. Number one, tignan natin yung buhay ni Jonah. Number one, responsibility. Okay, responsibility. The responsibility. The responsibility. God gave Jonah a responsibility. Mababasa natin yan sa Jonah 1, chapter 1, 1 to 2. Basahin natin. Now, the word of Yahweh came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Binigyan ng isang responsibilidad si Jonah ng Panginoon. Sabi niya, pumunta ka sa Nineveh at mag-preach ka against Nineveh. Prophesy against this nation. Ang sabi ni Yahweh, bakit daw? Kasi nga, arise, go to Nineveh, this great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Being children of God comes with responsibility. Ang pagiging anak ng Diyos, mga kapatid, mayroong responsibilidad na nakakaakibat. Amen? Pag sinabing, ikay anak ng Diyos, ako'y anak ng Diyos, ako'y isang Kristiyano, it comes with responsibility. There are no bench warmers in the kingdom of God. Amen, mga kapatid? Pagka sinabing Kristiyano ka, kapag sinabing anak ka ng Diyos, hindi uubra, kapatid, yung taga-upo lang tayo. No? Hindi pwede yung bench warmer Christian. There's no such thing as bench warmer Christians. We all have responsibilities in the kingdom of God. Amen. Meron tayong tungkulin sa kaharian ng Panginoon. Amen. Amen. Sabi dito, mga kapatid, today let us remember what are those responsibilities God gave us. Let us ask ourselves, am I committed to fulfill those responsibilities? Kasi sabi natin kanina, being a Christian comes with responsibilities. Ang tanong, committed ba ako doon sa mga responsibilidad na iniatang sa akin ng Panginoon bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bilang isang naglilingkod sa simbahan ng Diyos? Committed ba ako? Tandaan natin, ano ba yung binigay sa akin mga responsibilidad ng Diyos? Hindi lamang sa simbahan, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa trabaho. Ginagawa ba natin yung mga responsibilidad na yon? Am I committed in fulfilling those responsibilities? That's responsibility. Now, the reluctant prophet. Sabi ng Jonah 1:3, yet, anong ginawa ni Jonah? Binigyan siya ng responsibility. Ano kaya ang ginawa ni Jonah? Basahin natin. Yet, Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of Yahweh. So he went down to Joppa, found a ship which was going to Tarshish, and paid its fare, and went down into go with them to Tarshish from the presence of Yahweh. While studying this sermon, I came across a word that is new to me. Ang word na yon ay renege. Ibig sabihin ng ito, bago sa akin to, kasi ngayon ko lang Ang ibig sabihin po nito ay to fail to keep a promise or an agreement. Okay. Renege. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ka daw hindi mo tinutupad yung mga pangako mo, yung mga commitment mo sa buhay, ito yung word na ginagamit nila, renege. Okay? To renege is to go back on your word or fail to keep a promise. Not quite lying. Hindi daw, kaiba daw to sa lying, sa pagsisinungaling. Reneging is more of a sin of omission.
Ibig sabihin ng sin of omission, dapat mong gawin pero hindi mo ginawa. Yung sin of commission, ginawa mo. Kasalanan, ginawa mo. Pero yung sin of omission, dapat mong gawin pero hindi mo ginawa. So that's reneging. Ibig sabihin, mga kapatid, is failing on your promises, fulfilling your promises. Failing to do what you said you would. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Gagawin ko to pero hindi mo naman ginawa. Pastor, gagawin ko po itong bagay na ito. Hindi mo ginawa, kapatid. That's reneging. Ibig sabihin, you are failing to fulfill your promises. Darating po ako. Eh, isa kang magaling na drawing. Laging drawing, eh, si kapatid. Ang galing magpainting. Laging drawing, eh. Ano? Hindi mo pinufulfill yung promises mo. Okay? So, let us evaluate ourselves. Kung tayo ginagawa po natin. The Latin negare means to deny. Yun po ibig sabihin niya. So by reneging on your word, you are denying someone whatever you promised them. Yung word na reneging or from the Latin word negare, no? To deny. Ibig sabihin, dinideny mo yung promise mo doon sa tao na yon. Sinabi mo ay mamahalin mo siya habang buhay pero hindi mo pala minahal, no? Pinagpalit mo. Ibig sabihin, dinideny mo siya ng pangako mo. Sa Tagalog, pangakong napapako. Evaluate po natin ang ating mga sarili. Ano yung mga pangakong nating napapako? Lalong-lalo na yung mga pangako natin sa Diyos. Lord, papakabait na po ako. Ano? Paglabas pala ng simbahan, ibang nilalang na naman ulit. Hindi na naman mabait. Lord, papakabait na po ako. Ba't ganun? Ano? Reneging, bago sa akin ito. Naalala ko pa, mga kapatid, nagpe-pray po ako ng preaching, ano, Lord, ano po i-share ko this week? A memory verse ni Renova ito. Ano, habang nire-recite ni Renova yung memory verse niya sa school, sabi ko, nangusap ang Panginoon, yung word na yon, yung sinabi niya, I will pay my vow. That's about commitment. Yung pangako mo sa Diyos ay tutuparin mo. No, fulfilling our commitment. Jonah is an ordained prophet of Yahweh. Tandaan natin, no? Paano siya paano siya nag-reneging? Ibig sabihin, mga kapatid, paano niya dininay sa Diyos yung kanyang pangako? Unang-una, tandaan natin, si Jonah is a prophet of the Lord. Jonah is an ordained prophet of Yahweh. He knew his commitments. He knew that he is a prophet of the Lord. Alam niya, eh. Alam niya kung sino siya. Alam niya yung pagkatawag niya sa Panginoon. Alam niya yung mga commitments along that calling. No? That comes with that calling. Ako'y lingkod ng Diyos. Ako'y propeta ng Diyos. Alam niya yung responsibilities. Mababasa natin yan sa 2 Kings 14:25. Basahin natin. He restored the border of Israel from Lebahamat as far as the Sea of Araba, according to the word of the Yahweh, the God of Israel, which he spoke through his servant Jonah, a son of Amittai. The same Jonah we are talking about. No? Ano sabi dyan? The prophet who was of God helper. Iyan po yung lugar, yung lugar ni Jonah. Isa siyang propeta. So kung ikaw isang propeta, alam mo yung responsibilities, yung mga commitments na dapat mong pinufulfill. Ito po yung nangyari kay Jonah. So alam niya, anong ginawa niya? He's supposed to be a mouthpiece of the Lord. Whatever God wanted to speak to anyone, whenever God wanted to speak to anyone, he must speak in behalf of God. Pag may gustong ipasabi ang Diyos, dapat ready, yes Lord, sasabihin niya. Walang pag-aalinlangan. Yun ang isang propeta. You are just a mouthpiece of God being a prophet. Ikaw ay tagapagsalita lamang. Pag sinabi ko ito, sabihin mo. Yun yung responsibility ng isang propeta. We all have specific calling from God. Amen? And our calling comes with commitment. Tanong ko sa inyo sa gabi ito, ano yung mga calling nyo sa Diyos? Ano yung mga specific calling nyo sa Panginoon? Tinawag ka maging song leader, tinawag ka maging isang elder, tinawag ka ng isang pastor, mga kapatid, isang small group leader, tinawag ka ng Panginoon. It comes with commitment. It comes with responsibility. Remember last week, ang sabi natin, ang commitment may label.
No? Kung ano yung commitment mo sa Diyos, ako'y anak ng Diyos. It comes, may label, mga kapatid. Merong responsibility. Amen? So, ginagawa ba natin? We all have a specific calling. If you are Christian, a Christian, you have a commitment before the Lord to live like Christ. Sasabihin mo, hindi po, wala po akong position sa simbahan, wala po akong title sa simbahan, wala po akong label sa simbahan. Eh kapatid, yung being Christian is already a label. It comes with commitment. It comes with responsibility. The main responsibility of a Christian is what? To be like Christ. Ay, hindi magaan yun. Eh sabi, wala po akong responsibility, wala po akong commitment. Kapatid, being Christian is already a commitment. To be like Christ. To follow the footstep of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, Christian ka. Ba? Dati, hindi natin naiintindihan yung ibig sabihin ng salitang Christian. Parang magaan sa ating lahat yung salitang Christian. Pero pag naiintindihan natin ang ibig sabihin ng pagiging Christian, to follow the footstep of the Lord, to be like Christ, ay mabigat. It comes with a great commitment, a great responsibility. Makikita natin yung great resistance ni Jonah. Jonah went in the opposite direction. Ito yung pinagagawa ng Panginoon. Tandaan nyo, pinagagawa ng Panginoon because he is a prophet. Speak against Nineveh. Sabihin mo na nagkasala sila, ganito, ganito, ganyan. Pinasabi ni Yahweh. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa Tarshish. So Tarshish, probably Tartessus, a Phoenician city on the south coast of Spain. And therefore, in the opposite direction of Nineveh. I think andyan yung ating ano, you know. Kita nyo mga kapatid. Ito siya nakatira sa Gath Hepher. Natandaan nyo, prophet of Gath Hepher. Nakatira sa dyan eh, si Jonah. Andito lang yung pinapupunta ng Panginoon. No? 3-day walk lang. Pero saan siya pupunta? Opposite direction. Pinapupunta siya sa east, pupunta siya sa west. Totally opposite. Tinatakasan niya. Great resistance. Sabi po yan, he flees to the distant west, approximately 2,500 miles away from Nineveh. Napakalayo mga kapatid. Kaya kailangan po mong ano eh, mag-ferry boat. No? Sakay na. Kailangan mong sumakay ng barko. Mga kapatid, kailangan mong bumiyahe. Kung pag ngayon, kailangan mong mag-aeroplano pa. Ano? From the presence of the Lord. Saan sa tumakas? Sa presensya ng Diyos. Bakit sinabi yun? Jonah knew that he cannot escape from the presence of God. Walang makaka-escape sa presence ng Lord. Sabi ni David, kahit pumunta ako sa Sheol, nandun ang presensya mo. Alam ni Jonah yun, bakit propeta siya eh. Ano yung tinatakasan niya? Yung anything that is related to his calling, anything that is related to God, which is Israel, nandun ang presensya ng Diyos, nandun ang templo ng Diyos. No? Ang tinatakasan niya, yung mga bagay na nagre-relate doon, mga kapatid. Kasi alam naman niya, hindi siya makakatakas sa presensya ng Panginoon. Eh. That he is trying to do is to escape from anything associated with God. In other words, Israel, Holy Land, Jerusalem, Temple. As banishment from Canaan is called casting out from his sight. Pag umaalis mo sa presensya ng Diyos, yun yung concept nila noon eh. Pag umaalis ka sa Israel, umaalis ka sa templo ng Panginoon, lumalayas ka, tumatakas ka sa presensya ng Diyos. Makikita natin yung resistance ni Jonah, matindi. Ito yung pinagagawa ng Panginoon, totally opposite. Tumakbo si Jonah. Sometimes to escape fulfilling our commitments, we literally go the opposite direction. Dahil gusto nating makatakas sa presensya ng Panginoon. Kung gusto ng Panginoon, nandito ka, pupunta ka sa ibang lugar. Totally opposite. Kung gusto naman ng Panginoon, nandun ka sa lugar na yon, pupunta ka sa ibang lugar. That's escaping from the presence of God. Instead of being in the church to fulfill our commitments, we are somewhere else. That's opposite. May pinagagawa sa yung Panginoon. Anak, mag-preach ka. No? Ay, hindi. May pupuntahan akong iba. Ano? Magpapakabisi ako sa ibang bagay. That's running away from your calling. That's running away from your commitments. Kung dapat nandun ka sa lugar na yon, sa oras na yon, sa pagkakataon na yon, be there. That's commitment. Amen. Amen. Kung sinabi ng Panginoon, dapat nandito ka, tapos nasa ibang lugar ka,
you are running away from your commitments. Nakita natin si Jonah, great resistance. Totally opposite, mga kapatid. We probably running away from our commitments for some reasons. May mga reason tayo eh. May mga sarili tayong reason. What are those God-given responsibilities that we fail to fulfill? Ito, it's a moment of evaluation, self-evaluation. Ano yung mga binigay sa akin ng Diyos na aking tinatakasan? Matagal ka nang tinatawag ng Panginoon, pero lagi kang takas ng takas, para kang si Jonah. Sabi mo, para kang si Jonah. Sa tabi mo, para kang si Jonah. Katulad ko. pati ikaw pala eh. Ano? Para kang si Jonah, katulad ko. Dapat meron no, kasi para umamin tayong lahat eh. Tumatakas tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Let us evaluate ourselves, mga kapatid. Ano yung matagal nang pinagagawa sa akin ng Panginoon na patuloy kong tinatakasan? Kapatid. And God is so gracious and God is so merciful. Keep on pursuing us. Lagi tayong binibigyan ng second chance ng Panginoon. What are those God-given specific instruction? May pinagagawa ba sa'yo si Lord? Specifically, naniniwala ko ang Diyos nangungusap hanggang ngayon eh. Amen. Kasi yung iba na naniniwala sa cessationist, hindi na nangungusap ang Panginoon. Yes, God speak through His Word, pero merong mga pangungusap na specific, eh, katulad ng Acts. Ini-specific na tinuturuan, no? Binibigyan ng instruction ng mga apostol pumunta sa isang lugar, o kaya hindi pumunta sa isang lugar. God speaks, ano? The Holy Spirit speaks through our hearts. So may mga specific na pinagagawa ang Diyos sa atin. Ang tanong, ginagawa ba natin yun? Katulad po ng simbahan na ito, na nangusap ang Panginoon sa aking puso na mag-start ng simbahan. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. That's specific instruction. Ang tanong, meron ba kayong ganong mga specific instruction na hindi nyo pa rin ginagawa? O, no? Ulito. I-bless mo. No? Yes, Lord, sabihin mo. Ano? I-bless mo itong tao na ito. Eh, hindi mo pa rin ginagawa. Bigyan mo ng iPad si Pastor. Joke lang, ha? Hindi po tayo nagpaparinig, ha? Ano? Tapos hindi mo pa rin ginagawa. Ay, kapatid, hindi ako yun. Ha? Pero baka bigyan mo ako, ha? Meron na ako. Hindi ako nagpaparinig. May mga isipin. Naalala ko, mga kapatid, when I was studying, yung pinakauna kong Bible school, bago pa ako nag-rema, meron akong isang Bible school sa Maynila, ano, Fort Santiago, I think. Ano, nangusap ang Panginoon sa akin, specifically, sabi niya, i-bless ko yung kaklase ko. Anong ginawa ko, kapatid? Inipit ko sa Bible niya. Nagulat siya, may pera doon sa Bible niya, sabi niya, nagpe-pray ako sa Panginoon na specifically, na may mabili siya. May mga pinagagawa sa atin ng Panginoon, dapat sundin natin yung mga specific instruction ng Panginoon. Amen? That is commitment. Pag may pinagawa sa Panginoon, sa'yo ang Panginoon, automatically, dapat you commit yourself na gawin yun. Amen? What are those promises to God and to men that we kept breaking? Ano yung mga pangako natin sa Diyos at pangako natin sa mga tao na lagi nating binibreak? We are talking about fulfilling our commitments. Sa ating mga anak, mga magulang, nangako tayo sa ating mga anak, bibilan natin. Abay, bilan mo. Pagka hindi mo mabilan dahil wala kang pera at naubusan, abay, sabihin mo, maayos. Nak, no, mag-iipon tayo kasi sa panahon. Ipaliwanag mo. Pero dapat sisikapin mong gawin yung mga pangako mo. O, kaya huwag kayong mangako ng bahay, house and lot. May mga mangako ka ng house and lot eh, hindi mo pala kaya. Ano, diba? Katulad ng pinag-aralan last week. Mangangako ka tapos hindi mo pala, saka mo palang itatantsahin. Abay, that's foolishness. Amen. Yung pangako natin sa ating mga kabiyak, no? I-date kita. O hanggang ngayon, ilang taon na, hindi ka ba kayo nag-date? Abay, i-date mo na. Mag-date na kayo. What are those promises? Let us evaluate ourselves. Ano yung mga pangako na laging napapako? Diba? Darating ako, hindi ka dumarating. That's pangakong napapako, mga kapatid. Jonah went to the innermost part of the vessel. Hindi lamang siya tumakas, nagtago pa siya. Tumakas siya, totally opposite from where God wants him to be, to go. And hindi lang ganun, mga kapatid, ang sabi ng Jonah 1:4-5, but Yahweh
hurled a great wind on the sea, and there was a great storm on the sea. So that the ship gave to breaking apart. Masisira, mawawasak yung ship, ano? Then the sailors became fearful. Tandaan nyo ito, mga kapatid, no? And every man cried to his God, and they hurled the cargo which was in the ship into the sea to lighten it from them. Tinapon nila yung cargo kasi nga gustong pag-aanin. But Jonah had gone down below into the innermost part of the vessel, lain down and fallen deep asleep. Ibig sabihin, mga kapatid, yung storm ay hindi lamang mahinang bagyo. Sailor natakot. Mga kapatid, sailor yun. Ha? Sanay sila sa dagat. Pero natakot sila. At hindi lang natakot, napadasal. Minsan, mga kapatid, napapadasal tayo kapag talagang matindi na yung pinagdadaanan natin. Eh. Diba? Ibig sabihin, matindi yung pinagdadaanan nila, mga kapatid. Diba? Kaya kaya, mga kapatid? Excuse me. Jonah didn't just escape from his commitments, he also hide himself from it. He's trying to hide from the consequences of his disobedience. Okay, hindi mo ginawa yung kalooban ng Panginoon at dumating yung mga pagsubok, yung mga problema na nakakibat, yung consequence. Hindi pagsubok, consequence. Magkaiba yun. Yung consequences ng ginawa nating paglabag sa kalooban ng Panginoon. Minumulto tayo ng mga pagsuway natin sa Panginoon. Anong ginawa ni Jonah? Nagtago siya. At hindi lang nagtago, talagang natulog. Natulog siya. Ito yung tinatawag nating running away and hiding from our commitments. Ano yung mga tinataguan natin? Ano yung mga tinatakbuhan nating commitments? Pero makikita natin yung great persistence ng Diyos. Matinding persistence ng Panginoon. Disobedience always has consequences. Our disobedience will certainly cause us trouble and it will affect people around us. Yung ating mga pagsuway sa Diyos, it will certainly result to consequences. May mga consequences. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, blessed na ako, wala ng consequence. Subukan mong gumawa ng illegal. Sabi ng iba kasi, hindi, wala na pong consequence ang mangyayari sa akin. I'm already blessed. Kapatid, subukan mong gumawa ng hindi kalooban ng Panginoon. Sumuway sa kalooban ng Panginoon. Mayroong consequence eh. Baka sa preso ka makupupulutin eh, di ba? Di ba, kapatid? So disobedience always has consequences and it will certainly affect the people around you. Hindi lamang ikaw ang makakaranas ng consequence mo. Pati yung mga kaya bilang isang, lalong-lalo na bilang isang padre de familia, mga kapatid, dapat susunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi madadamay yung pamilya natin eh. Nandiyan kayo, mga kapatid? Kung meron kang mga taong umaasa sa'yo, mga tao sa paligid mo, people you influence, dapat sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Maaapektuhan sila ng mga consequence na ginagawa, ng consequence ng ginawa mo. This clearly teaches us that some troubles in our lives are caused by our own disobedience. Minsan sinasabi na, may pagsubok po akong dinadaanan. Pagsubok ba talaga yon? O consequence? Baka consequence ng ating disobedience. Nag-disobey si Jonah, pinadala ng Panginoon yung bagyo, natakot sila, natakot yung mga sailor, naapektuhan sila, mga kapatid, because of your disobedience, the people around us could be affected. The only way we can return to the right path is to accept what we have done and surrender ourselves before the Lord. Para maayos po yung ating mga buhay, mga kapatid, sige, nararanasan mo yung mga consequence ng mga pinagagawa mo sa buhay. Ng pagsuway mo sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Ano ang dapat mong gawin? For you to return to the right path, all you need to do is what? To accept it. Accept what you have done. Alamin mo kung ano yung ginawa mo, Lord. Ito po yung mga ginawa ko. Dapat tanggapin mo sa sarili mo. Na yun yung ginawa mo. Kaya mo inaani ang mga bagay na ito. Naging parawala ako sa buhay. Pakawala, pariwara, whatever mga kapatid. Ginagawa natin. Kaya nangyayari sa atin ito. Ano? We must what? The only way we can return to the right path is to accept
what we have done and surrender ourselves before the Lord. Sumuko tayo sa Panginoon. Amen? Amen. May, doon sa UFC, may tinatang tap out eh. Ibig sabihin, suko ka na. Surrender ka na. Dapat ganun din tayo sa mga ganitong pagkakataon, mga kapatid. Sumuko tayo sa Panginoon. The great persistence. Sabi ng Jonah 1:12, so he said to them, anong sabi ni Jonah? Lift me up and hurl me into the sea. Andiyan ba? Then the sea will? Hindi, wala pa dyan. Sa ano pa tayo? Jonah 1:12, nandiyan ba? So he said to them, lift me up and hurl me into the sea. Then the sea will become quiet for you. For I know that on account of me, this great storm has come. Sabi niya, dahil pinatawag ng kapitan si Jonah, no? Nagkaslat sila. Sino kaya ang may kasalanan? Ano? Nagbunutan. E na, saktong-sakto to. Si Jonah ang ano, pangalan ni Jonah ang nabunot. Siya talaga may kasalanan, mga kapatid. Ano sabi niya? Alam, umamin na siya. Ako ang dahilan ng kaya bakit nangyayari sa inyo ito. Ako ang may sala. No? Itapon niyo ako sa no? Sa sea, overboard, ano? Para mag-quiet ang storm na ito, sabi ni Jonah. There are two possible interpretation of this verse. Number one, Jonah was suicidal. Nung una ko pong pinrich itong Jonah, tungkol about kay Jonah, ito yung aking kinuha eh, na sinabi ko Jonah was suicidal. Some says Jonah was selfish and suicidal and wanted to escape by dying, sabi ni Tim Mackey. Pero I believe the proper interpretation is the second one. Jonah was feeling guilty. He accepted the fact that his trouble is all because of him. This trouble is all because of him. And repentance started. He probably received a special revelation from God that he must be thrown overboard to calm the raging sea. Pangalawang interpretation, yung una, suicidal siya. Sige, tapon yun na lang ako. Ano? Para mamatay na ako. Yun yung unang interpretation. Pangalawang interpretation, yung repentance ni Jonah nagsimula na. Ako ang may kasalanan nito. No? Itapon niyo ako, execute me. Dahil ako ang may kagagawa nito. At ang sabi niya, titigil yung storm. At tumigil nga. Ibig sabihin, probably God spoke to Jonah na ito ang mangyayari, itong dapat gawin, ito ang mangyayari. No? Sabi ng Jonah 1:15, so they lifted Jonah up and hurled him into the sea, and the sea stood still from its raging. Huminto eh, nung tinapon siya. So it is the will of God. God's mercy expressed in His persistence. Napakatiyaga ng Panginoon eh, no? Matindi ang katiyagaan ng Panginoon. He kept on pursuing us. Ang titigas ng ulo natin, amen? Amen. Ayun. Praise God sa mga umaamin. Matitigas ang ulo natin eh. Mga kapatid. Congratulations sa mga hindi matigas ang ulo. Pero God is still pursuing us. Oh, ang tagal na kitang kinakausap, anak. Ang tigas pa rin ang ulo mo. Pero ang Diyos pa rin nangungusap pa rin sa atin. Hindi tumitigil na mangusap sa atin, mga kapatid. Gumagamit ng mga tao, gumagamit ng paraan upang tayo'y mapalapit sa Diyos. Manumbalik sa Panginoon. God never gives up on us. Hindi sumusuko ang Diyos eh. Sabihin nga natin sa katabi natin, hindi sumusuko ang Diyos sa'yo. Pero mo, tigas ng ulo, hindi naman sinabi na iya, sige, bahala ka na nga. Di ba? Hindi naman sinabi kay Jonah, sige, bahala ka na sa buhay mo. Ang tigas ng ulo mo eh. Hindi, gumawa pa rin siya ng paraan to get the attention of Jonah. Amen. When we disobey God's will and break our commitments to the Lord, God uses unpleasant circumstances for us to return to the right path. Ito nga eh, God is getting our attention. Gumagamit siya ng mga paraan para kunin yung attention mo, probably kasi karamdaman. Minsan yung mga taong nagkakaroon ng karamdaman, nanunumbalik sa Diyos eh. Dati hindi naman madasalin, nagdadasal na Panginoon. Diba? Kasi ginagamit ng Panginoon yung mga... Huwag mo nang antayin kasi inaantay pa natin yung natawagin tayo ng Panginoon sa ganung kaparaanan. Diba? Huwag na natin antayin.
that God will get our attention through those things. God can use circumstances to get our attention. No? All we have to do is to stop resisting, stop escaping, and stop hiding. Instead, we should start surrendering to the will of God. Takas tayo ng takas. Tago tayo ng tago. Ang dapat natin gawin ay isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Ito yung nangyari sa kanya, yung tinatawag na the great confinement. Confinement. Ibig sabihin, Jonah 1:17, and Yahweh appointed a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the stomach of the fish 3 days and 3 nights. This verse is the most controversial and many doubts its authenticity because of this passage. Sinasabi nila, walang isda, sabi ng mga mahuhusay daw eh, na makakalunok ng isang tao. Yun sinasabi nila. It's a controversy. So, hindi nangyari yan, sinasabi nila. According to Armstrong Institute of Biblical Archaeology, there are several marine mammals, para maintindihan natin na it could be possible. Kasi doubting this event, eh hindi natin paniniwalaan, eh, di ba? Kaya kailangan natin magbigay ng some evidence. Sabi ng Armstrong Institute of Biblical Archaeology, there are several marine mammals, or particularly cetaceans could possibly swallow a human being. Whale shark, blue whale, fin whale, baleen whale, and sperm whale. But according to their research, sperm whale is the most likely choice, capable of admitting a human being within its jaw. Probably daw, no, sa kanilang pag-aaral, ito yung possible. Kasi nakalagay, big fish eh. During that time, wala pa naman yung whale eh, yung word na whale. Parang yung dinosaur, wala pa namang dinosaur eh. Giants, no? Higante sa Biblia, mga giants, giant monster sa Bible. Pero wala pang word na dinosaur. Katulad ng whale. Oh, later on lang naman yung whale. Yung during this time, big fish ang ginamit eh. So, several instances in the Bible that God allows His people to be pushed to the corner so that they can realize that God is the only one who can save them. Na-confine si Jonah sa loob ng whale eh. 3 days and 3 nights. May mga ganong pagkakataong inaalaw ang Panginoon eh. Na wala na tayong choice, Lord, si Lord lang at saka tayong nandun. Wala na tayong matatakbuhan para ma-realize natin yung mga bagay-bagay. Katulad nga ng sickness, difficult problems na pinagdadaanan natin. Ginagamit ng Panginoon yon para ma-realize natin yung bagay-bagay. Number 2 is the recommitment. Nakita natin, no? Si Jonah, mga kapatid, nakita natin yung kanyang commitment sa Panginoon, yung responsibility yung binigay sa kanya ng Panginoon. So, nagkaroon ng recommitment si Jonah. God is a merciful God. Jonah 1:17, and Yahweh appointed a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the stomach of the fish 3 days and 3 nights. It's an act of mercy. Jonah deserved to die because of his defiance before the Lord. Deserve niyang mamatay, eh, di ba? Sumuway siya sa kalooban ng Panginoon eh. Ano ba siya? Propeta siya, hindi niya ginawa yung trabaho niya. Deserve niyang mamatay. Pero yung mercy ng Panginoon nandun pa rin eh. Diba? But because of God's loving kindness and mercy, He saved Jonah using a whale. Thank God He sent a whale and not a shark. Diba? Kung shark ang pinadala ng Panginoon, no? Patay si Jonah. O white shark, great white shark ba yun? Yung pinakamatindi, no? Hindi yun ang pinadala ng Panginoon. That's mercy of God. Yung whale na pinadala ng Panginoon, yung big fish na pinadala ng Panginoon is to save Jonah. That's mercy of God. No? Magpasalamat tayo, mga kapatid. Hindi ikamamatay natin yung mga pinadala ng Panginoon. Diba? Tinatapik tayo ng Panginoon. He's just getting your attention. Hello? When we rebel against the will of God, we must admit it because God is a compassionate God. Sabi ng Proverbs 28:13, ano bang kailangan natin gawin? Okay, nagkasala ka laban sa Diyos. Hindi mo ginawa yung commitment mo, yung kalooban mo, yung pangako mo sa Panginoon. Anong dapat natin gawin? Ang sabi ng Biblia, he who conceals his transgressions will not prosper. But he
who confesses and forsake them will receive compassion. Patatawarin ka, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, patatawarin ka ng Panginoon. Amen? Patatawarin ka ng Panginoon. So nakita natin doon yung repentance. Kailangan ng repentance. Kailangan tayong umamin sa ating mga pagkukulang pagkakasala sa Panginoon. Amen? Then what are we going to do? Recommit. Jonah 2:9-10. But as for me, sabi ni Jonah, ano sabi niya? But as for me, I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving, that which I have vowed, I will repay. Everybody say, I will repay. I will repay. Amen? Gagawin daw niya yung pinangako niya sa Diyos. Salvation belongs to Yahweh. Then Yahweh spoke to the fish and vomited Jonah up onto the dry land. When God gave you another chance, all you have to do is, number one, live a life of gratitude. Binigyan ka ng chance ng Panginoon, another shot. Anong dapat mong gawin? Dapat palagi kang mamuhay ng may pagpapasalamat. Lord, salamat sa another chance. Dapat pinatay mo na ako noon pa eh. Diba? Dapat shark ang pinadala mo sa akin eh. Dahil I deserve it eh. Pero God is a merciful God. May chance ka pa. Yung nabubuhay ka lang ngayon, may binigyan ka na ng chance. You need to thank God. That's another chance. Amen? That's another chance. So, all you have to do, number one, is to live a life of gratitude. Anong sabi ni Jonah? I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. Palagi ako magpapasalamat. Pasalamatan mo ang Diyos. No? Niligtas ka niya sa karamdaman, pasalamatan mo ang Panginoon. Sa sakuna, pasalamatan mo ang Panginoon. Diba? Mabuhay ka ng may pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Being alive means another chance. Being alive is another chance. Number two, make amends. Ano yung una? Pag binigyan tayo ng chance ng Panginoon, live a life of thanksgiving. Pangalawa, make amends. Ibig sabihin, that which I have vowed, sabi ni Jonah, anong gagawin niya? I will repay. Yung mga pagkukulang ko, yung mga hindi ko ginawa, ay gagawin ko na. Sabi ni Jonah. Amen? The solution to broken commitment is not avoiding making or making commitments, but fulfilling it. Anong ibig sabihin natin? Ang solution sa mga broken commitments is not making commitments. Kasi akala natin, oh, kasi lagi kong hindi nagagawa, Lord, eh. Hindi na nga lang ako mangangako. No? Sabi nga ni Sister Terry, eh, promise Lord, hindi na ako magpa-promise. Pag na-break mo yung commitments, yung pangako mo sa Diyos, ang ginagawa nating solusyon, hindi na ako mangangako. Mali eh. Ang solusyon, gawin mo yung mga pangako mo. Di ba mga kapatid? Yun ang solusyon. Eh kung ang solusyon ay huwag ng mangako, wala nang commitment at all. You are avoiding, escaping commitments. Which is bad. Di ba mga kapatid? Which is wrong. The solution is to broken commitments is to avoid, is not avoiding or making commitments, but fulfilling it. Make sure that our vows are sincere. Ngayon, nangako ka sa Diyos. Dapat sincere, not out of desperation. Amen. Minsan, nangako tayo sa Panginoon, out of desperation. Lord, pagalingin mo lang po yung anak ko. No? Ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Diba? Lord, makapasa lang ako dito sa exam na ito. No? Iaalay ko ito, pati yung mga anak ko. Pati yung misis ko, bibigay ko na sa'yo, Lord. Diba? Eh, lahat pangapangako natin, mga kapatid. Andiyan kayo? So, yung mga pangako natin, dapat sincere. Dapat, pag nangako tayo, gagawin natin. Not out of desperation. Naalala ko yung isang pelikula, mga kapatid, dapat nalang kong nakaraan. No? Ang title niya, Unbroken. Kwento po ito ni Louis Zamperini. Isang Olympic athlete. Ano? Naging sundalo siya dahil sa digmaan na natrap po sila sa gitna ng dagat, no? Talagang they are trying to survive, walang tubig, walang pagkain. Kinain nila yung mayroong dumapo na ibon, sinubukan nilang kainin. No? Talagang matindi, tapos nangisda sila, pati shark kinain na nila. They're trying to survive. Yung talagang namatay yung isa nilang kasama, they are trying to survive. Nangako ko sa Panginoon. Sabi niya, Lord, makatakas lang ako rito. Survive ko lang ito. Iaalay kong buhay ko sa iyo.
Yes, out of desperation. Pero naalala niya one day. Later on, nakaligtas siya, no, napunta siya sa pamilya niya, pero nagkaroon siya ng ano, ng buhay na naging ano siya, naging alcoholic, pero hindi niya napulpil yung pangako niya, no. Later on, nakakilala siya sa Panginoon through Billy Graham. Doon sa pelikula hindi na pinakita 'yun eh. Putol eh, yung sa pelikula hanggang doon lang siya na nakauwi siya sa bahay niya eh. Nakakilala siya sa Panginoon, doon niya napulpil yung kanyang pangako. During that time na sinabi niya, patakasin mo ako, ma-survive ko lang ito, Panginoon. I will do whatever you want, sabi ni Louis Zamperini. Athlete po yan, mga kapatid. So make amends. Pag binigyan ka ng chance ng Panginoon, another chance, abay, tuparin mo yung mga pangako mo. Gawin mo yung nararapat, mga kapatid. Number 3, rely on God. Salvation belongs to Yahweh, sabi ni Jonah. Mag-rely tayo sa lakas ng Panginoon. Ang lahat ng meron ako, ang lahat ng yung salvation ko ay galing sa Panginoon. Let us rely upon the Lord. So, that's redo. Amen? Praise God. Number 3, lastly mga kapatid, we need to redo it. Redo. Recommit. Pagkatapos mong i-recommit yung sarili mo sa Panginoon, bay, gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Jonah 3:1-3, sabi dito, now the word of the Lord, or Yahweh, came to Jonah the second time, saying, arise, go to Nineveh, the great city, and call out to it this very call which I am going to speak to you. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord, or Yahweh. Now Nineveh was an exceedingly great city, a 3 days walk. God is a God of another chance. Amen. Amen? Hindi lang second chance eh. Many chance pa nga eh. Di ba? Hindi lamang...